26 na kabanata. Matapos ituro ni Jesus ang lahat ng ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Gaya ng alam ninyo, 2 araw na lamang at Pasko na, ang anak ng tao ay pagtataksilan upang maipapako sa krus." Ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan ay nagkakatipon noon sa palasyo ng pinakapunong pari na si Caiphas. Binalak nilang ipadakip si Jesus ng lihim at ipapatay. Ngunit sinabi nila, "Huwag sa kapistahan, baka makagulo ang mga tao." Nasa Betanyo noon si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Habang siya'y kumakain, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. "Bakit itaksay ang pabango?" tanong nila. "Naipagbilisa na iyon sa malaking halaga at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan." Alam ito ni Jesus kaya't sinabi niya, "Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, mababanggit ang ginawa niyang ito at lagi siyang maaalala." Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pari ng mga Hudyo. "Ano pong ibibigay niyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus?" tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang may pagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapon ng Pampaskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay ninyo kakain ng hapon ng Pampaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus. Inihanda nila ang hapon ng Pampaskwa. Nang gabi ngang iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12 alagad. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ako'y pagtataksilan ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yon. Di po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ay siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat. Ngunit kabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na siya ipinanganak." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. "Uminom kayong lahat nito," sabi niya, "sapagkat ito ang aking dugo, at sa pamamagitan nito ay gumagawa ng kasunduan ng Diyos sa tao sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama." At pagkaawit ng isang himno, sila'y nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila,
Sa gabing ito, ako'y iiwan ninyong lahat. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Nagsalita si Pedro, kahit na po iwanan kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwanan. Tandaan, tugon ni Jesus, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok, tatlong beses mo akong ikakaila. Ngunit matigas na sinabi ni Pedro, kahit na ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din ang sinabi ng lahat ng alagad. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan niyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nalalangin, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Nagbalik siya at tinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras nang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bumangon kayo at tayo na. Narito na ang magtataksil sa akin. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na isa sa 12. May kasama siyang maraming tao na may dalang mga tabak at pamalo. Sugo sila ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga pinuno ng bayan. Bago pa sila dumating doon, sinabi na ng taksil sa kanyang mga kasama, kung sino ang halikan ko, siya ang dakpin ninyo. Nilapitan agad niya si Jesus at binati, magandang gabi po, guro. Sa kahinagkan, sinabi sa kanya ni Jesus, kaibigan, gawin mo na ang sadya mo. At siya'y nilapitan nila at dinakip. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga kasama ni Jesus at tinaga ang utusan ng pinakapunong pari ng mga Hudyo at natagpas ang tenga niyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mong yung tabak sa lalagyan. Ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama, ay padadalhan agad niya ako ng libu-libong mga anghel? Ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari? Binalingan niya ang mga tao at sinabi, ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ay nauupo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ko dinakip. Ngunit nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinulat ng mga propeta. Tumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Dinala si Jesus ng mga dumakip sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapunong pari ng mga Hudyo. Doon nagkakatipon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pinuno ng bayan. Sumunod si Pedro, ngunit hindi gaanong lumalapit. Pagdating sa tahanan ng pinakapunong pari,
Pumasok din siya sa bakuran at naupo sa patio kasama ng mga bantay. Ibig niyang makita kung ano ang mangyayari. Samantala, ang mga punong pare ng mga Hudyo at iba pang kabilang sa Sanhedrin ay naghahanap ng sinungaling ng saksi laban kay Jesus upang ito'y maipapatay. Kahit na maraming humarap at sumaksi ng kasinungalingan tungkol sa kanya, wala silang matagpo ang makakapagpatutuong si Jesus ay dapat mamatay. Sa wakas, may dalawang humarap at nagsabi, "Sinabi ng taong ito na kaya daw niyang gibain ang templo ng Diyos at muling itayo sa loob ng 3 araw." Tumindig ang pinakapunong pari at sinabi kay Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang na ito laban sa'yo?" Ngunit hindi umimik si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng pinakapunong pari, "Iniudos ko sa'yo sa ngala ng Diyos na buhay. Sabihin mo sa amin kung ikaw ang Mesiyas na anak ng Diyos." Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsabi. At sinasabi ko pa sa inyo, di na magtatagal at makikita ninyo ang anak ng taong nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos at dumarating na nasa alapap." Pagkarinig nito, pinunit ng pinakapunong pare ang sariling damit at sumigaw, "Ginabastangan niya ang Diyos! Hindi na natin kailangan ng magsaksi! Narinig ninyo ang kanyang paglabastangan sa Diyos! Ano ang pasya ninyo?" Sumagot sila, "Dapat siyang mamatay!" At dinuraan nila si Jesus sa mukha at pinagsusuntok. Pinagsasampal naman siya ng iba at kinutya, "Hoy! Kristo! Hulaan mo nga kung sinong sumampal sa'yo!" Samantala, si Pedro'y nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utusang babae at sinabi sa kanya, "Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Ngunit nagkaila si Pedro sa harap ng lahat. "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo." Sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utusang babae. Sinabi nito sa mga naroon, "Ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret." Muling nagkaila si Pedro, "Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong yun." Maya-maya'y lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, "Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa iyong puntong." "Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan!" Sagot ni Pedro. At siyang pagtilaok ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan.